Igan ini imbisiga na ang nangyaring sunog sa barkong MV Lady Mary Joy 3 sa Basilan, kung saan 29 ang nasawi. Sa gitna naman ng trahedya, lumutang ang ilang kwento ng kabayanihan na nakasagip ng ilang buhay o buhay. Saksi si Marisol Abdurrahman. Matapos masunog noong gabi ng Miyerkules ang MV Lady Mary Joy 3, umuusok pa ito hanggang kaninang umaga habang nakasadsad sa Balok-Balok Island sa Basilan. Possible dyan sa baba, mga cargos yan eh. Kahapon kasi inakyat nila, yun ang napaunat nila kasi continuous yung apoy. Ang inisip na namin parang mga may pintura na hanggang ngayon hindi natapos-tapos yung sunog. Sinisiyasat na ng Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina ang sunog. Sinecheck natin mabuti yan kung ito ba yung sistema ng barko na naging dahilan o baka may flammable material na naiwan dun sa area at kaya sumiklab. Nasa lugar na raw ang Marine Casualty Investigation Team ng Philippine Coast Guard para alamin kung ano talaga ang nangyari sa nasunog na barko. Ngayon pa lang, ayon sa Coast Guard, hindi overloaded ang barko at wala raw indikasyon ng pananabutahe o terorismo. 29 ang patay sa datos ng Coast Guard. 7 sa 18 katawan sa barko ang nailabas na. Pahirapan ang retrieval kaya posibleng abutin ito ng ilang araw. 11 naman ang nalunod. May 7 sundalo ring nawawala at hinahanap pa. Sa Zamboanga City, nagpapagaling ang 50 sa mga nakaligtas gaya ni Sajid Adil. Only 15 seconds, sunog na lahat. First and second floor. Pag tumagal ka pa ng 20 seconds, pati ikaw sunog na. Ginanong ko yung kamay ko, ito pinanangga ko, eh nasunog din siya. And then I jump over doon sa dagat. Napatulong din sa dagat si Private First Class Musbirt Kahal dahil sa kapal ng usok. Kahit gusto niyang balikan ang mga gamit sa gitna ng sunog, pero kahit nakaligtas na, hindi siya nagdalawang isip na sumagip ng iba pang pasahero. Nang nakasurvive na kami last year, nasa ano na kami, kami na yung nanagip doon, sir. Kami na yung nagre-rescue sa tao, may sinisipiar kami, sir. Nakaligtas din si Police Lieutenant Ricardo Juhan na sanay na raw sa ruta ng barko na Zamboanga Tuholo, Sulu. Sa pagtulong niya sa dagat, ginamit na ni Lieutenant Juhan ang mga natutunan niya sa PNP Academy at nakapagligtas ng 7 hanggang 8 pasahero. Nagsisigaw rin po kasi ako, sabi ko, huwag kayong magpanik. Iba rin yung maong pants, tapos kung anong position yung sa paglangoy yung gamitin, backfloat, ganun po. Nagtamo siya ng second degree burns sa kamay at tenga. Pero may sentimiento ang bagong pulis. Hindi niya naramdaman na sumaklolo o naging alerto man lang ang crew ng barko. Nagising na lang po ako sa nagkakagulong tao. Ni alarm po, wala pong tumunog na alarm. Walang prior instruction, wala po talaga. Yung best practices dito is, kagaya po ng aeroplano, dapat before or prior na aalis po yung barko, magkakaroon po ng safety briefing po kung ano yung gagawin ng tao. Sagot naman ang kampo ng may-ari ng barko, the crew extended everything, they did everything in their power in order to check on the passengers. Unfortunately, due to the thick smoke, due to the fire, hindi na nila makita lahat. Sa opisyal na pahayag ng Allison Shipping Lines, nagbigay na sila ng tulong pinansyal sa mga apektado habang nakikipagtulungan sila sa mga otoridad para matukoy ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman ang inyong saksi.